sa balitang consumer at kalakalan. Pinalutang ang ideya na magpatupad ng 4-day work week sa gitna ng matinding init. Ayon sa Labor Department, maaari naman itong ipatupad sa pribadong sektor at sa gobyerno. Yun nga lang, kailangan munang plansyahin ang mga issue gaya ng oras ng trabaho at ng sweldo. Sabi kasi ni Trade Union Congress of the Philippines o sabi ng Trade Union Congress of the Philippines, kung mababawasan ang araw ng pasok, hindi pa rin pwedeng lumagpas sa 8 oras kada araw ang trabaho. Nagbabala rin ang Employers Confederation of the Philippines na alanganin ang ganitong setup para sa mga investor. Para naman sa mga opisina ng gobyerno, nagpaalala ang Commission on Civil Service na dapat ay may humaharap pa rin tao sa mga tanggapan ng pamahalaan mula Lunes hanggang Martes. Masyado pa ring mahal ang mga modern jeepney na inaalok sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program kahit na bahagya itong popondohan ng gobyerno. Yan ang sabi ng ilang grupo ng mga negosyante. Sa kanilang pahayag na pinangunahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, hindi naman daw nakonsulta ang driver at operator pagdating sa disenyo ng panibagong mga unit. Wala man lamang din daw compensation para sa pag-surrender ng kanilang lumang unit. Nanawagan ang mga grupo na lakihan ng gobyerno ang suporta para rito. Dapat din daw maglabas ang gobyerno ng mas realistic o mas makatarungan na timetable pagdating sa transition. Sisimula naman daw ng Metro Pacific Tollways ang pagtanggal sa kanilang mga toll plaza sa susunod na taon. Nakikitang nasa 10 bilyong piso ang aabutin para makamit ang barrierless system pagdating ng taong 2026. Oras sa tanggalin ng mga toll plaza, papalitan ito ng mga gantry o mga struktura na may kamera na maaaring gamitin para sa electronic toll collection. Inaasahang makakalahati ang travel time ng mga motorista oras na makamit ang barrierless system. Pinagpapaliwanag naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga kumpanya na may mga plantang pumalya. Yan nga ay sa gitna ng pagnipis ng supply ng kuryente sa kasagsagan ng matinding init ng panahon. Sabi ng ERC, humingi na sila ng paliwanag sa 6 na generation companies na gumagamit ng coal at diesel na naharap sa equipment-related issues. Umaasa naman ang ERC na mailatag na ang kanilang preliminary findings sa unang linggo ng Mayo. Yan ay para malaman kung kakailanganin ba nilang maglabas ng show cause orders at magpataw ng multa. Pagdating naman sa reserbang kuryente, sinabi ng ERC na kakaunti lamang ang nag-alok ng reserba sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaya naman balak nilang magbukas ulit ng mga kontrata para rito. Kailangan po natin ng mas maraming plantang may kakayahang mag-offer ng reserba. Hindi po kasi lahat ng planta kayang mag-offer ng reserba. Pinag-uusapan na po yon yung second round po ng contracting po niya. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.